Kumusta sa inyo mga otaku, weebs, and normies? Keds here. On today's video, pag-uusapan natin ang isa sa mga pinakabagong anime series ngayong taong 2022. Walang iba, kundi ang Paripi Komei. Ang Paripi Komei or Yaboy Kongmi sa English ay isang original manga series na nilikha ni Yuto Yatsuba at Ryo Ogawa. Una itong naserialize sa Kodansha's Comic Days noong December 2019. At kasalukuyan nga, habang ginagawa ko ang video na to, ay ongoing pang anime series na to. Bali, ang story ng Paripi Komei is about sa isang famous Chinese military strategist na si Suge Liang Kongming ng ancient China, na kung saan ay malapit niya nang harapin ang kanyang kamatayan, na ang kay sa isa lang niyang hiling, kung sakaling siya ay pagbibigyan ay muling mabuhay sa isang mapayapang panahon na walang nagaganap na kahit anong digmaan. Sa di malamang dahilan, aba, pinagbigyan nga siya at siya ay muling nabuhay sa modernong panahon ng Tokyo, Japan. From the title itself ng anime, Paripi Komei. Paripi means sa Japanese slang word ay party people. At Komei, yun yung Japanese pronunciation about sa Chinese word na Kongming. Usually sa ancient China, once na ang isang lalaki tumungtong sa edad na 20 years old, eh at least meron dapat siyang sariling courtesy name. Madalas itong ginagamit form of respect instead na tawagin mo siya sa kanyang given name. Bilang respeto, eh kailangan mo siyang tawagin sa kanyang courtesy name. Gaya nga nitong si Suge Liang, ang courtesy name niya ay Kongming. So bali yun na nga. Isang kilalang ancient Chinese military strategist na si Komei ang muling nabuhay sa panahon ng modernong Tokyo, na kung saan majority ng tao ay gabi-gabi pumaparty. At dito na nga niya nakilala si Eiko Tsukimi, isang aspiring young Japanese singer na nangangarap na makapag-perform sa isang malaking concert. Ngunit ang pangarap na yon ay hindi ganun kadaling abutin. Popularity ang isa sa mga key para ma-achieve yun. Pero yun yung wala kay Eiko. Ngayon, paano ma-achieve yun? Sa tulong ni Komei, gagamitin niya ang lahat ng mga teknik na nalalaman niya about sa ancient Chinese art of war para tulungan si Eiko na marating ang pangarap niya. At ngayon, dito mo susubaybayan ang bawat episodes ng anime na to. Sa totoo lang, marami kang matututunan dito in a sense of social tactics, lalo pat sa panahon ngayon ay laganap ang mga influencers na kung saan naghahanap din ng iba't ibang way kung paano makakapag-attract ng audience. Natatawa ako to be honest sa anime na to, lalo na sa part na kung saan ay napaka-ignorante ni Komei sa mga modernong kaganapan at mga bagay na kanyang na-experience sa modern Tokyo, Japan. At the same time, eh malalim din mag-isip ang taong ito. Kahit ako mismo, sa totoo lang, gusto kong maging tropa yang si Komei. Kahit pa napaka-ignorante niya sa napakaraming modernong bagay, alam mong may matututunan ka sa kanya na tutulong sa'yo na umangat sa buhay. Kumbaga, para mong na-meet si Confucius sa modernong panahon. Ngayon, dahil nga bago lang ang anime series na to, eh sulit nga bang panoorin ito? Aba, oo naman. Kung isa kang anime fan na mahilig sa mga physical fight or battle shonen genre, eh malamang hindi para sa'yo to. Baka ma-bored ka lang. Pero kung isa kang hardcore anime fan gaya ko na walang pinipiling genre sa anime basta maganda ang story, eh aba, highly recommended ko sa'yo na panoorin mo ito. Sa ngayon, ongoing pa ang anime na to. At if ever man na magkaroon ng live action series ito, eh aba, willing akong panoorin yun. Movie man yan or J-drama. And that is for today's video. Hope you guys enjoy watching it. And as always, don't forget to like, comment, and subscribe. See you on my next video. Ikusou!